Babalik po ang ating programa, DepED Hour. Ayan. Well, sentinaw po natin ngayon sa ating panel discussion segment ang mga mag-aaral na nagsipagwagi sa ginanap na National Children's Science Congress. Kasal po ang kanilang coach. Oh, tama, Ma'am Jane. Ano, kung hindi ako nagkakabali, ang fourth batch na sila no, ng ating mga in-interview sa na mga nagsipagwagi nga po dyan sa National Children Science Congress. Kilala na natin yung ating mga panauhin ngayong gabing ito. Unahin na natin ang isa sa ating mga guest, si Dana May Hipolito. Magandang gabi sa iyo, anak. Magandang gabi po sa inyo lahat, sa mga nanonood at mga nakikinig. Ako po si Dana May C. Hipolito, grade 5, section 1. Wala po ako sa Cabanatuan East Central School. Sama rin po natin ngayon si Maria Clara Perez. Magandang gabi sa iyo, Maria Clara. Magandang gabi po sa inyong lahat, para sa mga manonood din po at sa mga tigapakinig. Binabati ko nga po pala yung aming coach, si Ma'am Jeanette Novilla, yung kuya ko pong lalaban sa MTAP National na si Honorato G. Perez III, at yung daddy ko naman pong si Claro Perez. Kasama rin po natin ang isa po sa mga coaches ng mga estudyanteng ito, si Sir Ricky Kabatik. Sir, good evening po. Magandang gabi sa inyo lahat. Binabati ko yung mga kasabahan ko sa grade 5, lalong-lalo na yung aming principal, nagpapabati sila. O, hayan. Ayan. Si Lance Adrian Jacoba naman ay bibigyan din natin ng pagkakataon para batiin yung kanyang mga magulang, mga kaklase at iba pa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Lance Adrian Piacoba mula sa grade 6 PED ng Cabanatuan East Central School. Binabati ko po yung aking mga kaklase, guro at yung mga relatives ko po din. Ayan. Kasama rin po natin si Raven Lian Arma. Magandang gabi sa iyo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Binabati ko po ang mga kamag-anak ko, teacher ko at mga kaklase ko. Nagmula po ako sa grade 6 PED ng Cabanatuan East Central School. Na-curious na ako, Ma'am Jen, no, bago tayo pumalaat, ano, kay Maria Clara Perez. Anong-ano mo anak yung dating mayor ng Cabanatuan? Lalo ko po. Ayun. Kaya pala yung kuya niya, Honorato rin, ano? So, halaw, ano? At yun din yung pangalan ng ating premier school, high school dito sa ating Cabanatuan. Sa ating sangay, ang Honorato si Perez Senior Memorial Science High School. Ayun po, ano? Gaya po ng nabanggit po ng ating pong partner, sila po yung mga nagsipagwagi ano po sa katatapos lamang po na National Children's Science Congress, kung saan si Dana po at saka si Maria Clara ang nagwagi ng third place sa physical science team, at si Lance Adrian naman po at Raven ang nagsipagwagi sa life science team sa third placer. Third placer din, Ma'am Jane. No? O, tanong na muna natin kung ano ba yung kaibahan nitong physical science na ito at saan itong life science. Ano? So, siguro, tatanungin natin si Sir Ricky. Ano po ba ang difference itong physical science at life science, sir? Okay. Pagka sinabing physical science, ito kasi yung investigatory project na kung saan bubuo ka ng isang gamit. Okay? O ng isang product. Samantala, pagka naman sa life science, we're talking about yung sa mga plants lang. Ayun. Physical science team. Ano po tungkol po ba sa itong investigatory project ni na Dana May? Na, at bakit ito napasama dito sa physical science team? Dana? Siyempre, Ma'am Jane, medyo na-interview natin na sila noon. No? Nag-chat yung sila sa regional science fair, no? Regional integrated competition, no? Yes. Ipapaulit natin, ano, kila Dana, kung ano ba itong kanilang mga ano na to, project na ito, ano, Dana? At nagkataon nga noon na hindi nagkasabay ang physical science at life science. So hindi natin na discuss, hindi natin na differentiate ano ba itong physical science at life science. So ngayon, muli pakinggan po natin kung ano yung project nitong sina Dana May, at maunawaan natin bakit ano nga ba talaga ang physical science category nitong investigatory project. Yes, Dana. Yung sa amin po, ginamit po namin yung isang plant na ang pangalan po ay piso-piso. Naggawa po kami ng phytochemical screening para po doon. Tapos po, na-find out po namin na meron po siyang phytochemical components na pwede pong makatanggal po sa pagraras ng kalawang. Ayun, natatandaan ko nga sir Alan na natin kanina, pinag-usapan natin, yun yung piso-piso. Nakatatanggal ng kalawang. So, ayun.
So, base dun sa paliwanag ni Sir Ricky kanina, meron silang product na mabubuo sa physical science. At itong product na ito, Dana, ay ano, yung product mismo, napatanggal ng kalawang. Parang, ah, nakakaiwas ng kalawang. Yun nga ba, anak? Apo, extract po. Okay. So, saan nyo nilagay yung product nyo, anak? Sa pako po. Sa? Pako po. Sa pako. I mean, syempre, present nyo yun sa, ano, no? Dun sa mga judge. Yung sabi yung juice nung piso-piso, no? Opo. Nilagay nyo ba sa sabote o ano? Sa lagyanan lang po na kailangan po babasagin. Kasi po, meron po siyang acid. Ayan. So, ibig sabihin, Maria Clara, no? Aside from dun sa extract nga nitong piso-piso, may hinalo pa kayong chemicals. Opo. Ayun. Ano na nga itong chemicals na to? Sulfuric acid po and hydrochloric acid. hindi ba ang ano lang ano, ang sulfuric acid at hydrochloric acid kahit hindi samahan ng ano ng piso-piso ay pwede nang pantanggal ng kalawang? Hindi po 'yun namin na-try lang po namin yung may halaman po, may extract po at saka po may ano po acid. So, meron ito anak, 'di ba? Meron tayong experimental ang tawag doon, di ba meron tayong experimental tapos yung isa, kumbaga sa ano, independent variable. Yung isa experimental, ang tawag din sir, kabatik, sa science, to be exact, di ba dalawa yung pinagkocompare natin. Yung isa experimental sample, yung isa ay yung... Bali yung dalawang setup kasi yung tinatawag natin. Meron tayong control. Ayun, yung control. So, kaya yung experimental. Okay. Experimental. Ano yung, so doon sa experimental ay, Clara, doon yun nilagay yung ano yung sulfuric acid, hydrochloric acid plus yung juice nung piso-piso. Apo. Tama. Doon naman sa control, ano anak ang ginawa ninyo? Ay. Isipin niyo, tulungan ni ano, alam ba ni naalala ba ni Dana? Okay. Paano niyo na test na itong ang piso-piso ay may ganoong kakayahan na makapagtanggal ng kalawang? Nag-phytochemical screening po kasi kami noon. Tapos po, meron pong phytochemical components na pwedeng makatanggal po ng pagkakalawang. Yun. Siguro yung isa, Ma'am Jane, ano, without the use of ano, no? Of chemicals. Ano? So, nung tinest na ganoon, with this ano experimental kung saan meron ngayon piso-piso extra, ano? Yung rusting niya siguro hindi nag-occur, ano? Compared to the control, ano? Ganun ba ang nangyari? Tama yung pagkaka-visualize namin, Dana? Opo. Ayun. Nagkataon lang na kailangan dagdagan ng sulfuric acid para mas malakas, mas mabilis ang pag-ano. Pero yung extract piso-piso pala, alone. Pwede na. Hindi daw, according to ano, no, to Clara, hindi daw nila tines. Piso-piso alone, extract, tines nyo ba? Walang acid-acid? Opo. Okay, so hindi nyo tines. Okay, so kailangan talaga may kasama yung dalawang acids na yun. Okay, so yun. So, ayun. Nabanggit, bago natin pawalan yung dalawa, no? Mm-hmm. Nabanggit din ni Dana kanina yung phytochemical screening. Anak, sino ang gumawa nito at saan nyo ginawa yung screening? Nag-seek po kami ng help po ng mother ko, tsaka po yung mga students niya po. Tsaka doon po sila sa NEUST laboratory. Mm-hmm. So, definitely, Ma'am Jane, kailangan talaga, no? Sinang mga, ganong mga equipment, ano? Siguro may ginamit kang ano doon. Machine, kumbaga, no? Ayan. So, sa mga nakikinig po at nanonood ng DepEd Hour, ito pong mother ni Dana ay ang butihing may bahay po ng ating Education Program Supervisor sa Science, ano? Si Sir Hipolito. At so, kailan nakikita ko yung nanay niya kasi sa CLSU dati nagtuturo yung mother niya. Pero hindi ko naging teacher. At talaga mga expert sila. Sa chemistry department sa, ano, yung mother ni Dana. Tanongin naman natin yung kanilang experience doon sa ano, sa kanilang paglaban at sila nga ay tinanggal na third place. How was the experience ninyo nung kayo nandun sa ano sa mismong competition? Anong pakiramdam? Nervous ba kayo? Opo. Paano niyo napaglabanan yung nervous? Sinagot lang po namin lahat ng questions ng mga judge. So,
Ano yung nag-first doon sa mga kalaban niyo? Anong division? Anong region? Oo, o kaya anong product din yung ano? Kasi product yun natin, ano? Natatandaan niyo, anak? Hindi po namin na-check. Yung second lang po yung alam namin tungkol po sa Kampay Leaves. Ah, ano naman ginawa sa Kampay Leaves? Ano may Kampay Leaves? Siguro kaganon yung div na yun. Div na yun. Ano yung Kampay Leaves? Parang naririnig ko yan sa Kampay, Kampay. Kaya sa inuman lang yun. Oo, sige. Ano anak daw ang ginawa sa Kampay Leaves? Hindi ko na po na-check. Ang nalaman ko lang po kung saan po nag-ano yung study nila. So, kasi piso lang yung inyo, ano? Pag Kampay talaga malas malaki siguro, ano? Natalo yung inyo nung Kampay, ano? Anyway, first naman sila sa ano? Sa regional. And it's not bad, ano? Kasi third place sa national level. Third place level, sa national. Tanongin natin kay sir, baka may idea siya kung ilan yung naglaban po. No? I think nasa 17 regions. Yeah. Not bad. Naka-third place. Yung mga study din nila. Nakakatalo lang yun kasi sa pagsagot o pag-depend dun sa study. So, yan, ano? Tanong naman natin yung isa pang team, Ma'am Jane, ano? So, life science naman. So, according to Sir Ricky Kangina, dito naman ang mga subject natin o yung ginagamit nating mga kagamitan ay mga plants. Animals kasama rin, sir, sa life science. Sa life science kasi yung uses lang ng plants. Mm-hmm. So, basically biology, parang gano'n. Okay. So, tanong natin si Lance, ayan. I-recall natin, anak, para sa ating mga manonood, yung study ninyo, ano naman yung ginawa ninyong pag-aaral? Yung study pa naman is entitled Hypoglycemic Activity of Creeping Cucumber Aqueous Extract. Mm-hmm. In short, parang gano'n. Madaling salita, ito ay tungkol sa... anti-diabetic agent. Yung creeping cucumber po as anti-diabetic agent. Ito yung milon-milunan, ano? Yun ba yun? Ano yung English, no? Cucumber lang narinig ko, ano? Pipino yun, di ba? Oo nga, eh, kasi parang pareha sila ng family, ano? Anong anak nung ano, English, no? Milon-milunan na yun? Creeping cucumber. Creeping cucumber. Ah, creeping cucumber. Kasi nga gumagapang, ano? Pero gumagapang din naman totoong cucumber, ano? Eh, itong cucumber, creeping cucumber, ito yung damo, ano? Di ba? Ito ba yun? Ayun. So, yung nabanggit nga natin, marami dun sa East Central School, no? Sa eskwelahan nila, marami gumagapang sa kanilang mga bakot nung milon-milon na. Recall lang natin, ano? Ito yung namunguha ng kulay green na maliit, tapos pag gumulang siya ay nagiging black. Ayun. Na-visualize mo ba? Nakita ko sa marami sa sasakyan mo nun. Ayun, biro lang po, ano? Kasi... Ayan. Ayan. Okay, si ano, Raven, ano? Paano nyo nalaman, anak, na yung milon-milonan ay mayroong anti-diabetic component? Binabado kami ng screening po namin siya sa with the help po ng mami po ni Lance sa Ayan. NUST po. Ayan, so. The same din, ano, Jay? Phytochemical screening. O, nung nalaman nyo na meron siyang anti-diabetic component, anong specific component ito, anak? O chemical siguro? O ano? O element? Hindi naman, basta sinabi lang. Walang specific? Meron po. Ano yun, anak? Yung po mga tannins, flavonins, terpenoids. Ganun po. Flavonins. Okay. Flavonoids. Ayun. Actually, Sir Alan, no, pag nakikita ko noon yun, parang may nakapagsabi sa akin na may lason yan, sabi. So, ibig sabihin, hindi ito, ano, hindi, wala namang lason yung damo na to. At pwede sigurong ngatain yan ng kahit raw. Ano, mas effective siguro siyang ano, anti-diabetic. No. Ayan. So gaya dun kila ano, kila Dana, ano, syempre may control din sila at tas may experimental group din sila, no. Paki-explain nga ano, Lance, kung ano yung saan natin sinubject itong halaman na ito. Tinest po namin to sa albino mice by injecting it, and we see na yung results po mas yung sugar level po ng albino mice mas bumaba po. So, yung mismong juice, anak, hindi yun na sinubject yung juice sa anumang procedure?
Hindi na. Wala na. Oh, so wala na siyang kasamang chemicals. Wala na. Wala na. Ayun. Kaya lang iniisip ko, Ma'am Jay, kapag intravenous 'yon, parang ganoon ba? O mismong salaman ano ng albino. 'Di ba kapag tao naman ang ano, 'di ba? Parang sa digestion na 'yun pupunta, no? Sa tingin niyo, sir, may kaibahan o tinest niyo bang ganoon? Pag kinain o kaya sa ganoon? Ako kasi tinry kong kainin 'yon, pero wala namang nangyari sa akin. Pero ano, sa kanila kasi pinakain lang din. Dati kasi in-check dapat 'yon, eh masyado baka daw madaling baka daw mamatay yung daga, kaya oral ang ginami ang ginawa namin nung huli. Pinakain din, okay. So wala naman sir difference sa ano? Wala naman. Oh, okay. So maganda, Ma'am Jane, ano? Oo. So, dapat pala sir, no, 'di ba? Tinry niyo kainin, ano? Sabi niyo wala namang naging ano, okay naman. Mas may, 'di ba merong ano, merong test ng blood sugar? Before and after? Ginawa niyo ba sir 'yun? Ako hindi na kasi nga sinubukan ko lang kung may lason nga o wala. Ayun lang. Kasi sir, naririnig niyo rin talaga na may lason, ano? Dati, na sinasabi, may lason. Sa amin kasi yun, pinaglalaroan lang namin before. Yun pala, yun yung milon-milon na sinasabi. Ayun, napatunayan naman namin na wala siyang lason. Ayun. So, yun nga yung nagiging, misconception dun sa ano nga eh, dahil binabawal na mga matatanda huwag yung paglaruan niyan kasi may lasa niyan. So at least ngayon alam natin na meron palang gamit yung halaman, yung damo na yon. Pero pag marami yung damo na yon, nakakainis kasi masyadong makalat sa bakuran, lalo pag natuyo, ano. So Lance, dahil anti-diabetic, may anti-diabetic component itong milon-milonan. Siyempre, kinuha niyo yung blood sugar nung ano, no? Nung mais, tama ba ako? Aba. So, ilan yung percentage or rate nung pagbabago nung ano, nung sa sugar nung ano, nung mais? Malaki po yung pagbabago. Pero hindi na po namin kinuha yung percentage po ng pagbaba po. Kinuha lang po namin yung amount po na pinaba ng sugar. Ano nga ba yung unit na ginagamit nun, ano, Lance, sa sugar? Kung ilan yung binaba, ganun. Tablespoon, parang. Iba naman yan, ano? Sugar sa ano yun. Hindi naalala. CC? Hindi. Parang ganun eh. Hindi ko alam eh. Hindi sure. Parang ganun, ano? So, i-research natin 'yan, ano, kung ano unit 'yung ginagamit sa ano, sa blood sugar, ano. Si ano, hindi naalala ni Raven? Hindi din naalala. Okay. So, 'yan, ano. Na-test niyo rin ba pati kung ano, kung halimbawa maraming nakain na gano'n, ano? Kasi 'di ba, nagiging usong sakit ngayon ng mga Pilipino, lalo na 'yung diabetes, ano. Kung 'yun na lang ang laging kakainin, effective kaya 'yon? Requested po 5 times a week. Ayun. May recommended ano naman. 5 times, ilang butil? Ano po? Limang butil. Sa tao na yun, sir? O sa mice lang? Sa tao. Sa tao na. Oo, sa tao na nila. Tinest na nila. So, 5 na butil a day. So, yun na ang talagang beyond 5, ano na, baka ano na yun, no? Low, ano naman na, ano ba kamaligtaran ng, ano, ng diabetic? Anong gano'n, no? Anemic ba? Hindi naman, sa high blood naman yata. Yun. Siguro beyond 5 na, yun na nagiging, ano, siguro, no, nakakasira sa katawan. No? So, yun po, ano, so recommended. So, pwede na ba natin sabihin sa audience natin, sir, na, oy, mga may diabetes, ano, pwede nang kumain? Hindi pa kasi pwedeng gamitin kasi nga hindi pa aprobado ng B5. No approved. Kasi sa amin, yung sa akin nga lang, delikado yun eh. Okay. So, sa mga nanonood po, ano? So, ito po ay ano lang, ano? Nasa, ito sa mga experimental stage pa rin, no? Kapo, kumuha na kayo ng ano at inumin na ninyo, kahit nguyang-nguyahin na ninyo yung mga milon-milon na ninyo sa bakuran ninyo. Hintayin po natin at nang pag na-aprobahan na ng B5. Pero hindi ba ibig sabihin pag nanalo na ay safe and effective? Safe naman na. Kaya lang, mas mainam na pag-aralan pang mabuti kaysa yung, diba? Wala pa naman masyadong
study tungkol doon. Hindi pa namin naman natitest ng mabuti, so hindi pa recommended talaga. So, marami na po tayong kwentuhan maya-maya po sa pagbabalik po ng ating programa, DepEd Hour.